Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa araw na ito ay panibagong reaction video na naman po tayo. Kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pindutin mong subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga video. Di ba lang mag-invest ng gold? Ayan, ito po mga kaibigan, ganito po kasi ang senaryo. Mula po sa Cebu, ay lumuwas itong Cebu'y Tapang papunta sa Maynila at pumunta kay Bustuyo, kung saan ay bumili siya ng ginto. Sa nangyaring ito mga kaibigan, tinanong siya kung magkano ang halaga ng ginto na kanyang binili. Aba, malulula kayo. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Ito lahat. Ito lahat. How much is your outfit? Mm-hmm. 800, 300, nasa mga 200. Siguro nasa mga 2 million. So, grabe mga kaibigan, 2 million, no? So, matapos niyang bilhin ito, nag-post itong Cebu'y Tapang sa kanyang Facebook account kasi umani ito ng pambabas mula sa kanyang mga basher, mula sa kanyang mga kritiko. Marami ang nagsabi na di umano ay magdahan-dahan lang ito, di umano ay nagbabago na daw ang estilo ni Cebu'y Tapang at nagiging mayabang na raw ito. So, ako para sa akin, hindi naman kayabangan itong pagbili niya ng ginto. Magiging masabi lang siya kayabangan kasi labis o sobra ang kanyang, ang halaga na kanyang ininvest. Pero kung atin pong titingnan, una, pera niya yun eh. Pinaghirapan niya yung pera na yan na binili. Wala naman siyang inagrabyadong tao eh para sabihin natin ipambili ng ginto. Hindi naman niya ninakaw yung pera. Di ho ba? Mula naman sa kanyang paghihirap. At tama yung ginawa niya kasi sabi nga niya, this is another way of investment. Alam niyo po mga kaibigan, ang ginto nagbabago naman ng halaga nun eh. Pagdating ng isang taon, yung halaga niya ngayon ay hindi na po ganun ang halaga. Mataas na po ang value ng ginto. Ang ginto ho kasi tumataas na tumataas. At marahil, may natutunan na aral si Cebu'y Tapang, yung pagiging utak negosyante. Ito yung nakita ko sa kanya. Hindi kayabangan yung kanyang pagbili kasi hindi naman ito ano eh, hindi naman ito kumbaga para ipangalandakan ng mga mayroon. Although maaring nga nagtaka tayo kasi hindi ba si Cebu'y Tapang eh nakikita natin sa mga vlog na kahubad lang, no, mula sa mahirap ganito ngayon, marami na siyang mga nakasuot na ginto. It is because marahil isa din sa impluwensya is nakikita niya yung mga kaibigan na nakapalibot sa kanya, ano po. Katulad nila Wamos Cross, si Awit Gamer. Kita nyo naman sila, Awit Gamer, Wamos Cross, yung magkapatid niyan, diba? Ay talagang umuulan ng ginto. So marahil, isa din ito sa estilo at pamamaraan na gusto din niyang gayahin. Ang pinakamahalaga rito ako sa puntong ito, maaaring hindi batayan na yumabang siya. Kasi ang pinakamahalaga rito, kung ano pa rin yung kanyang nakagawian. Ako ang nakikita ko lang kay Cebu'y Tapang, wala pa rin namang pagbabago eh. Kapag nakakakita siya ng pera, kapag meron siyang naiipon, nandun din, namimigay din siya ng pera eh. Namimigay siya ng tulong. Di ba? Mula sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang mga kapatid mismo. Makikita natin yun. So, para sa akin, hindi dapat panghimasukan itong kanyang ginawa, no? Maaring nabash lang siya dahil nga sa nasa social media siya. Maaring nagbago ang nagulat ang mga tao dahil sa pagbabago ng kanyang estilo. Pero maaring wala tayong dapat na kumbaga i-critic sa kanya sa mga pangyayari na yan. Kasi kanya naman yun. Pinaghirapan naman niya. Ang isa lang po sa nakakagulat dito dahil kita nyo naman, may kakulab siyang babae dito. Isang vlogger din, no? At tinanong siya kung anong ano ang kanyang masasabi sa kanyang mga basher. Narito ang pahayag ni Cebu'y Tapang. So, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga fans ko. Simula una hanggang ngayon, andito pa rin sila. Alam ko yung mga taong napakasulit talaga. Maraming salamat sa inyo. So dito, at least pinasalamatan niya lahat ng kanyang mga fans, sabi niya. Sa inyo, nagbago yung buhay ko, natulungan ko yung family ko, natulungan ko yung mga tao na humingi ng tulong sa amin.
Narinig natin, no? Nagbago ang buhay niya, natulungan ko yung pamilya ko, natulungan ko yung mga taong humihingi ng tulong sa amin. Alam niyo kasi, doon sa lugar nila, kung titingnan lang natin yung kanyang mga vlog, ang dami niyang natutulungan din doon sa lugar nila eh. Matulungin din itong Subuy Tapang. At nabago ko yung sarili ko, nakakabili ko ng mga gusto kong sumilhin. Kaya ito ngayon, nakikita sa harapan nyo, ayan, may mga na-invest ako ng mga jewelry. Narinig natin ha, nabago yung buhay, may na-invest siyang mga jewelry. So, ang interpretation niya ng pagbili ng ginto is investment. Investment, ibig sabihin, nakikita niya na pwedeng lumaki, lumago ang pera niya sa pamamagitan nitong nabili niyang mga gamit. Nag-ano lang siguro, nagtataka lang yung mga followers, nagulat lang kasi siyempre, ginto eh. Pag ang interpretasyon ng lahat, since hindi naman siya nakikita na madalas magsuot ng ganyan, eh yumayabang na siya, lumalaki na yung ulo. Maraming salamat at siyempre, pag walang basher, wala rin eh. Hindi mag-hype yung pagiging ako. So maraming salamat sa mga bashers. Alam kong yung mga bashers na yan, pag minahal mo, magiging supporters mo yan. Ito yung pinakamagandang pananaw niya. No? Kasi sa tagal na niya sa social media at sa laki na rin ng kanyang mga followers, alam niya kung paano i-handle yung kanyang mga basher. Tulad yun ang sinabi niya, yung mga basher kapag minahal mo, magiging supporters mo na yan. So, maraming salamat sa inspirasyon. Buhay Tapang kahit papano. Siguro kung naging ganito man yung estilo ng kanyang lifestyle ngayon, eh suportahan na lang natin kasi una, wala naman siyang inaagrabyadong tao. Pangalawa, yung perang binili niya ay mula naman ho sa kanya. Bigyan natin ng pagkakataon na mapasaya naman yung kanyang sarili kasi matagal din naman na naghirap siya eh. Akalain mo, ginawa nga niya yung lahat, ano? Iba't ibang mga klaseng mga pagkain ay sinubok niyang kainin upang makilala lang siya. At ito na nga siya. Eh, ito na siya ngayon. Kilala na siya ngayon. So, maaaring suportahan natin ang ganyang mga plano sa buhay, no? Ako, naniniwala ako na hindi yan ginawa niya para sa kanyang sariling karangian at ipakita na may pera na siya. Pero tulad niyo nang sinasabi niyan, iba yung tinatakbo ng utak ni Buhay Tapang, investment. At maliwanag naman sa kanya o sa mga nabanggit niya. Well, kayo mga kaibigan, mga giliw kong mga tagapakinig, ano po ang inyong saloobin at damdamin dito sa sinabi ni Buhay Tapang? Comment down below at mahalaga din po ang inyong komento. Ano po, naniniwala ba kayo na talagang yumabang na siya? Naniniwala ba kayo na nagbago na siya? Ano po sa tingin nyo? I-comment down below mga kaibigan at ako po muli si Taong Gala. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating mga reaction video at sana po ay huwag niyong i-skip ang ads. Tulong na rin po ninyo sa channel na ito. Maraming salamat po mga kaibigan and of course advance happy Mother's Day sa ating lahat and shout out po sa ating mga team kulit. Ayan, sa ating pong mga players ng Bingo Bonanza, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang buhay, magandang araw.